Good morning mga kalibre, mayroon tayong isi-share dito sa mga Daikin at sa mga nagre-repair ng Daikin board, lalo na sa 2HP sa ganitong klaseng board. So medyo ano to, medyo traidor to nga na board, no? So kunting paalala lang, so ito, tingnan nyo itong sunog. So, grabing sunog yan. So, saan ba nanggagaling itong bakit nasusunog yan? So, nagpalit uli ng board na bago yung tropa natin. So, nasunog uli siya dito. So, ayan o. Grabing sunog yan o. So, bakit ko ito pinapakita sa inyo, mga kalibre? So, kunting ano lang to, tips na pag magpalit kayo ng board ng Daikin, so, masilan talaga si Daikin. So, i-double check nyo yung EEB. Dahil sa EEB nang galing kung bakit nasunog ito. Na ganitong sunog, tingnan mo. Butas talaga yun. Butas. Grabe sunog. Shorted ang EEB nito. So, hindi na double check ng ating kamaster o technician na nag-service nito. So, pinalitan uli ng board. So, sayang, 12,000. So, nasunog uli. Nasunog uli dito yung bagong board. So, hindi na maibabalik yun. Dahil sunog. So ito yung bagong board na pinalit, oh. So sunog yan dito. So tinanggal ko yan kasi re-referensya na natin. So hindi na kinaya dahil tinamaan yung system, nag-short siya. So ganun lang mga kalibre. Dapat pag magpalit kayo ng mga Daikin board, so i-check nyo, double check nyo yung pan motor, compressor, lalo na yung EEB. Kung saan siya na kakaroon ng sunog, yun ang i-double check nyo. Tulad nito, sa EEB na galing yung sunog, kaya i-double check yung EEB kung shorted. So, pag dito naman yung mga putok, karagin yan dito kasi laging pumuputok to yung IGBT nito, eh. So, i-double check nyo. I-double check nyo, lalo na dito sa pan motor, bago magpalit tayo ng panibagong board. Kasi, sayang yung pera, lalo na sa mga freelance. So, bumili ng bagong board, tapos saglit lang, sikans lang, pag-on, pag-ana ng compressor, usok ka agad, kaya sayang yung pera natin mga kalibre. Kaya kunting tips lang sa pag-repair ng Daikin, kailangan talaga double check. So sikas lang yan, masisiraan tayo kaagad. Hanggang dito lang yung mga kalibre.